isang malugod na pagbati mula sa Raising Up God's End Time Army. Kumusta mga kadete? Noong mga nakaraang linggo ng ating pagsasanay, natutunan natin ang mga sumusunod. Una, ang kahalagahan ng pagiging bagong nilalang. Pangalawa, ang masigasig na paglakad ayon sa Espiritu. At ang pangatlo, ang pribilehiyo ng isang pinili para kay Kristo. Ngayon, bilang isang kawal ni Kristo, patuloy nating aalamin ang mga katotohanan na kinakailangan nating matutunan upang maging matagumpay na magawa ang kalooban ng Diyos para sa huling panahon. Patakdo! No! Be holy, for our God is holy, for our God is holy. Pick up your cross and walk with me, pick up your cross and walk with me. We are the sons of El Elyon, we are the sons of El Elyon. Be holy, be holy, for our God is holy, for our God is holy. Pick up your cross and walk with me, pick up your cross and walk with me. We are the sons of El Elyon, we are the sons of El Elyon. Tikas, pahinga! Good morning! Ako, si Kapitan Shamilin. Ako, si Teniente May. Ako, si Teniente Finn. Reporting for duty! Ang kabanalan ay buhay na naggayag ng mga katangian ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo na kanyang mga hinirang ay magkaroon ng pagkaunawa sa kanyang mga katangian upang ang ating buhay ay umayo sa kanyang pagiging banal. Mula sa Efeso 1, verse 4. Bago pa likainan sa sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ating siyasatin ang salita. Ninanais ng Diyos na ang bawat nananampalataya sa Kanya ay maging banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Noong tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, tayo ay ginawa ng banal ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Kanyang pananatili sa ating mga puso at buhay. Hindi tayo naging banal na dahil lamang sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos, kundi dahil ito ay bunga ng presensya ng Panginoon na nananatili sa ating buhay. At dahil si Jesus ay nabubuhay sa atin, tayo ay pinapaging banal. Ako si General JM para sa hukbo ng katas-taasan, Operasyon Pinapaging Banal. Ang Diyos ay banal. Tayo ay gayunding pinapaging banal sa gabay ng Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Ngunit ating tandaan na ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan ay malaking hadlang upang ating maranasan ang ganap na katagumpayan sa ating buhay. Naisin natin na tayo'y pangunahan ng banal na Espiritu sa pagtatalaga ng ating sarili sa Kanyang salita, sa pamamagitan ng paghahandog at pagsamba na siyang kinalulugdan ng Diyos. Ang kapatawaran ay handang ibigay ng Diyos sa sinumang tunay na lumalapit sa Kanya. Nararapat lamang na ating itakwil ang ating sarili at nasa ng ating laman. Ipako ang makasalanang gawi at isuko ang ating sarili sa banal na Espiritu. Nais ng Diyos na ang Kanyang mga hinirang ay maging banal at walang bahid ng kasalanan. Kung kaya't, dapat na maunawaan ng bawat isa ang mga katotohanan ng ginawa ng Diyos upang tayo'y mamuhay ayon sa Kanyang nais. Ito ang nais ng Diyos para sa'yo, kadete, kung paanong ang kabanalan niya ang bumabalot sa langit, nais niya na gayon din ang makapangyari sa ating mga buhay upang maihayag ang Kanyang kaluwalhatian. Ako si Coronel Jun, kabilang sa South Division ng Alpha and Omega Platoon para sa tawag ng tungkulin. Ayon sa report, namuhay ka daw dati sa kasalanan. Oo. Maaari mo ba ikwento? Sa murang edad,
Ako ay hayagang nagkaroon ng kaugnayan sa iba't ibang uri ng kasalanan. Bisyo, kagaya ng alak, babae, sugal, at paninigarilyo. Maging ang mga masasamang pananalita, gawi at pamumuhay. Lingid din sa kaalamanan na nakararami. Maaga rin akong namulat sa malalaswang palabas at babasahin. Paano naka-apekto sa'yo ang pamumuhay sa kasalanan? Malaki yung naging epekto niya kasi binago nito yung tingin ko sa aking sarili. Nakita ko na yung sarili ko na walang halaga. Maraming pagkakataon na ninais kong magbagong buhay at talikuran ang marumi at makasalanan kong pamumuhay. Subalit ang lahat ng aking pagtatangka ay nawala rin ng saysay. Paano mo ito na pagtagumpayan? Sa una, kahit anong pagsusumikap kong gawin na ayusin ang aking sarili, paulit-ulit pa rin akong nahuhulog sa patibong ng tukso at pagkakasala. Hanggang sa aking napagtanto na hindi ko pala to kaya mag-isa. Hanggang sa isang araw, ako ay naimbitahan na dumalo sa isang church camp. Dahil sa matinding pagnanais ko na makapagbagong buhay, naisip kong baka ito na nga yung tamang paraan na magdadala sa akin sa tamang daan. Kamusta naman ang naging karanasan mo sa Bible camp? So far, sa aking pakikinig noon sa salita ng Diyos, doon ako mas namulat at mas naunawaan ko na ako pala ibihag ng kasalanan. At tanging si Jesus lang pala ang makapagliligtas sa akin mula sa masalimuot kong pamumuhay. Nakatulong ba ito sa pagtalikod mo sa buhay ng kasalanan? Oo, malaking naitulong. Kasi sa mga panahon na yun, doon ako humingi ng tawad at tinanggap siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Inanyayaan ko siya na manahan at maghari sa aking buhay. Masasabi mo bang ang Diyos sa kasagutan para sa matuloy na buhay? Oo, siya lang. Kasi matapos ko siyang tanggapin, naramdaman ko na yung lahat ng bigat sa aking dibdib ay lumisan at naramdaman ko na yung kapayapaan ay dumaloy sa aking puso at isipan. Ikaw ba ay nasa tanikala ng kasalanan? At tulad ko ay nagsusumikap na magbago sa sariling kakayahan? Si Jesus ang tanging kasagutan. Nais kitang samahan sa isang panalangin. Panginoon, kami po ngayon ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Linisin mo po kami ng inyong banal na dugo at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung sa matagal na panahon kami ay naging alipin ng kasalanan. Ngayon po, Panginoon, nais po namin na ikaw ay manahan at maghari sa aming buhay. Ikaw rin po, O Panginoon, ang siyang maging Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Patuloy mo rin kami, Panginoon, na tulungan at turuan na gawin ang mga bagay na ninanais mo na aming lakaran. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa buhay na ibinigay mo sa amin upang kami ay maligtas. Ikaw lamang po ang mapuri at masamba. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Patakda na! Kaluwa, 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 kanan, kaluwa, 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 kanan, kaluwa, lutong hinto. Good job! Tandaan, ikaw ay pinapaging banal upang maging katulad niya at upang maihayag ang kanyang katangian sa sanlibutan sa pamamagitan mo. Ngayon, inaasahan kong ikaw ay magpapatuloy sa paglago bilang isang kawal ni Kristo para sa huling panahon. Lutong! Tiwalag! Mom, thank you, Mom! Let your light shine.